mga kamamshi, in today's video, magkakaroon po tayo ng live interview with an SEO content specialist. Meron po tayong chichikahin na isang mamshi at magsishare po siya ng mga tips and guides on how you can start becoming a content writer or a content specialist. So kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure to watch the whole video. I-click na rin po yung subscribe button at yung notification bell. Make sure naka-on para updated kayo kapag may mga bagong uploads na tayo dito sa ating channel. So ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! So bago ko pa ho ipakilala sa inyo kung sino yung ating guest for tonight, sa mga bago lang po dito sa ating Facebook page, and kung kayo po ay nanonood sa ating replay sa YouTube, I'm Sheena Santos. And dito po sa ating channel, nag-share tayo ng mga tips and guides about working from home, online freelancing, at syempre, buhay ng isang home-based mom! O, diba? O, yan, teka yung clap ko. Ayan! Pinapractice ko yung aking, yung aking bagong gadget dito. So, pasensya na ako, medyo nangangapa pa tayo. Anyway, salamat po sa mga dumadating at dadating pa po at makikisa sa ating discussion tonight. And you are all welcome to ask questions. Ayan, so shoutout lang po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maiisa-isa for sa ngayon kasi ayan, nandyan na po yung ating special guest. Ipapakilala ko na po sa inyo. Let's all welcome Mamshi Joyce Carido Carrera. Ayan! Hello! Hi! May special guest tayo. Hello! Yan ako nandun, nasa kwarto na silang lahat para tahimik na. Ayan, so hopefully nakakain ka na, Ma'am si Joyce. Yes, oo. Kumain kami maaga para ready tayo sa live natin. Salamat sa pagpayag mo na mag-guest dito sa ating interview ngayon. Dahil alam ko, kailangan ko ng expert sa ganitong larangan, especially sa content writing. Nako. Oh, thank you sa pag-invite. Sobrang thank you. Mamaya, bibigyan kita ng pagkakataon para i-announce mo sa kanila kung ano man yung mga good news mo. Okay? So, okay. Magsisimula na po tayo magtanungan. Ano lang naman po ito, parang chikahan lang tayo. Magkaka-home base kada. Ayan, so by the way, gusto ko lang po sanang i-announce na kung okay lang po sa inyo, eh, ina-address ko na rin po kayo bilang home-based kada kasi dito po sa ating channel at sa group natin, eh, magkakabarkada po tayo, mapa-home-based momshies, dad, popshies, or single, o kung ano man, magkaka-home-based kada tayo. So, hello! Hello, home-based kada! Gusto ko yun! Oh my God! Umiyak siya! wait lang. sorry. Okay, yan ang ano. Yan ang ano, real life ano. Yan ang buhay sa bahay talaga. Yan ang home-based life. So hello sa mga nanonood na mga home-based kada ni Ma'am Sheena. So I'm Joyce, bali I'm a content SEO content specialist. I started as a content writer, so yung content writing, yun talaga yung kumbaga specialty ko, and then eventually nag-venture ako into purely SEO content strategy, and lahat actually ng content yun yung ginagawa ko ngayon. So I've been working from home for 4 years na, almost 5. So nag-start din talaga ako as ano, nag-start din talaga ako nung nag-decide ako na gusto ko na mag-family. So I think yun ang common na story ng mga mamshi, no? Pagka nanay ka na, parang yun na yung kinoconsider mo na sa, gusto mo na lang magstay sa bahay. At syempre, yung work from home, ano din yun eh, kumbaga, as much as possible, you want to help sa finances sa bahay, bilang, and at the same time, maalagaan yung family natin. So I think very common yung ganung story sa atin, sa mga work from home moms. Bago ka ba naging SEO content specialist, meron ka pa bang ibang skills na inag-aralan muna? Madami. Madami. Oo. Pero yung unang-una ko talaga kasing, parang nung nagsisimula ako, gusto ko talaga kasing mag-focus sa writing. Kasi parang feeling ko, yun lang yung alam ko gawin. Pero nag-aral din ako ng graphic design, nag-aral din ako ng WordPress development, nag-VA din ako.
e-commerce, lalo na yung pagka yung VA ko more on e-commerce on sa Shopify, lahat dropshipping, marami yung ginawa before ko talaga na pin down na okay, dito na talaga ako magfo-focus. So kumbaga yung SEO content as in habang tinatahak ko yung work from home na journey, parang lagi akong bumabalik sa content, parang kaya parang okay, sige, dito na nga lang ako mag-focus. Pero marami talaga akong pinag-aralan kasi wala din naman akong alam nung nag-start ako eh. Wala din akong idea kung paano gagawin ko sa work from home. Ano ba yung mga skill na pwede kong i-offer? So, trinay ko din talaga lahat. Halos lahat. So, kumbaga parang ginagamay mo pa din yung sarili. Pero nasa sa'yo na yung parang may kagustuhan ka sa pagsusulat, yung ganun, may interest ka na talaga. Oo. Bata ako, nagsusulat ako, pero in terms of web content, hindi ko siya alam. Parang nagbablog ako dati, pero yung mga personal na journal type lang na blog. Tapos nung nag-work na ako, puro mga thesis naman yung ginagawa ko kasi nagtuturo ako dati. So, yun naman yung, kumbaga wala ako, yung writing experience ko, hindi din siya specific. Kasi marami din akong sinusulat na iba-iba. So, kumbaga yung style ng web content mismo, hindi ko rin siya alam. So, pinag-aralan ko rin talaga siya eventually. Kahit na may hilig ako sa pagsusulat, talagang inaral ko din yung kung ano yung mga principles na kailangan ko matutunan para sa web content. Pero kung kunwari, ako kasi talaga, nagsusulat ako, pero hindi ko nakikita yung sarili kong magaling ako magsulat. Kaya alam ko, sabi ko, merong expert na dapat kong kontakin, kaya ikaw yung talagang pinusulat yan. Sila, di pa nila tinatanungan, ma'am, sini, content writing naman. Teka. Ano ba yung, kasi napag-uusapan natin yung content writing at copywriting. Ano ba yung pinagkaiba niya o may pinagkapareho ba? Yung basic principles nila, halos same lang. Kasi ang gusto mo lang palagi sa content writing tsaka copywriting is ma-hook yung mababasa. Yun ang end goal mo doon. Pero ang pinaka main difference nila is yung objective ng, kasi pag content writing, mostly informative, isang blog article, so you're sharing information, you're educating your reader. Pero pag copywriting naman, ang goal mo really is to make a sale. So kung wala kang binibenta, halimbawa, nagkukwento ka lang or nag-share ka lang ng information, mostly that's content. Halimbawa, about us page ng isang website. So usually, sinasabi mo lang yung story ng brand. Yun lang yung makikita sa about us page ng isang website. So that is content. Okay? Pero pag nagbebenta ka na, may gusto ka nang ipagawa dun sa nagbabasa. Let's say, click mo tong link na to para makita mo, for example, to download this whatever or kung ano, or para bilhin tong product na to. So pag meron ka ng ganung goal, that is copywriting. So yung mga nakikita natin sa mga Facebook ads, usually sa Facebook ads, merong, syempre nagbebenta sila, di ba? Yun, ganun ang mga classic example ng mga copies. So, mga copywriter yung gumagawa nun. Pero yung mga blog articles naman na sumasagot, let's say, nag-search tayo sa Google, let's say, anong laptop pinaka-okay. So, yung review ng laptop na yun, more on content siya. Okay? Although, when it comes to SEO, i-clear ko lang din, kasi yung, pag sa SEO kasi, yung mga content, or yung mga blog articles na sinusulat pag may SEO na involved na, is usually meron na rin siyang sales na kasama. Meron ka na rin goal na gusto mo na rin, parang kumbaga may objective ka na rin to make a sale. So parang, that's why merong overlap yung content writing tsaka yung copywriting. Kasi pag gumagawa ka ng blog article, for example, pwede ka rin mag-insert doon ng mga sales na copy. So, in that case, nagiging copy na rin siya instead of just content. So, pero again, generally, ang pinaka-difference nila is content is informative lang, educational, copy is sales. And then, iba pa yung email copywriting. Meron pa bang gumagawa ng ganun? Yes, may mga writers din na nagpo-focus sila sa email copywriting. Most of the emails are copies. Ang pinaka-challenge naman dyan or pinaka-goal naman ng mga writer is yung sequence ba ng email. Kasi hindi ka naman basta, kung mapapansin nyo, kung naka-subscribe ka sa isang email list, kung mapapansin mo, may flow. Yung kahit iwahiwala yung email, may flow kasi may susundan ka. So, yung sequence na yun naman yung goal ng email copywriters. Kung may mga questions mo kayo
or mga bagay na gustong linawin na hindi nyo masyadong naunawaan, i-comment nyo lang po. Okay? And then, sasagutin po natin yan. Sisikapin natin masagutin isa-isa. And yes, shout out po sa ating 53 viewers. Salamat po sa inyo. And salamat po. Meron bang difference yung content writer? Content writer ka at content specialist? Or parang in-upgrade mo lang ba yun? Parang ano, medyo malaki yung difference niya. Kasi ngayon, na content specialist. Teka, may background tayo dito. So, kasi yung content specialist, hindi ka lang nagsusulat. Nagsistrategize ka, gumagawa ka ng content strategy, gumagawa ka ng content plan, ikaw din nag-optimize, tapos even editing and proofreading ng mga content, ikaw bahala. Sa ngayon, yun yung ginagawa ko. So, lahat ng content, ako yung bahala, except yung pagsusulat. Kasi may handle ako, may hawak, may nagmamanage din ako ng writers. Pero, ang pinaka-role ko naman sa mga writers is ako yung nagbibigay sa kanila ng, bawa, outline. Okay, so yung topic na to, dapat ganito yung lalamanin ng article na to. Tapos, ako yung mag-check nun after, bago siya i-publish sa website. So, yun ang main difference is that yung content writer is nagsusulat ka, pwede rin kasi may optimization na or may SEO na ini-inject yung mga writers, pero yung final quality control, parang quality control ng content is sa specialist or sa strategist na trabaho yon. So, ibig sabihin yung mga content writer, okay lang parang kahit walang SEO and then ikaw na bahala magpaganda pa nun lalo at lalagyan mo na ng mga SEO, ano? Strategy. Oo. Pwede yon. May mga ibang agency na ganun yung ginagawa nila. Pero yung sa akin, yung client, bago ko ibigay sa writer yung mga topics, meron na akong mga ini-insert na dapat ma-optimize mo yung ganitong keyword. May mga instructions na ako. May mga specific instructions na ako. And then, pagbalik sa akin, i-review ko yon, tapos i-optimize ko pa siya further bago siya i-publish. Okay. So, meron tayong sisingit na isang magandang tanong dito na viewer natin. Okay? And sabi niya, saan po ba kayo kumukuha ng idea sa content? Sample quotes o kaya blog? Yung content ideas, actually, tingin ko yun yung pinakamahirap lalo na sa, well, at least sa akin, content specialist, kasi ako yung nagpa-plano ng content. So, minsan talaga nauubusan ako ng ideas kung anong kailangan isulat, di ba? Pero, ang isa sa mga ways na ginagawa ko is nire-research ko yung mga competitor websites. So titingnan ko yung websites nila and then titingnan ko kung ano yung mga content nila na maraming traffic. Tapos doon ako nagbe-base. For example, meron silang content about let's say best laptops of 2020. Halimbawa ganun yung number one nila na content. Tapos may top sila na yung number one product na recommendation nila, pwede akong gumawa ng isang buong article just about that number one product. So, kung meron silang top 10 recommendations na laptop, makakakuha ko ng at least 10 content idea from there. Kasi pwede kong i-review isa-isa yung mga recommendation nila. So, parang ganun siya. That's one way. So, competitor research. And then, pangalawa would be Google Trends. Kapag, so search nyo lang trends, Google Trends, hindi ko sure yung website, trends.google.com ata. Tapos tingnan ko lang doon kung ano yung mga trending topics about sa industry, industry kung saan ka or yung niche na susulatin mo. And then tingnan mo lang kung alin yung may interest yung mga tao. Kasi usually when it comes to SEO, talagang titingnan mo kung gano'ng ka profitable yung content based sa kung gano'ng ka-interesado yung market nyo doon sa idea na yon or doon sa topic na yon. So, yun ang dalawa sa mga common na ginagamit ko is competitor research tapos Google Trends. Competitor research and Google Trends. So, tandaan nyo yan, mga content, especially those na interesado na matutunan ng content writing and pagiging content specialist. Mm-hmm. Ayan, merong isang tanong dito pero bago ko pa itanong yung mga tinatanong ng mga kamamshi, meron lang muna din akong itatanong. Ayan, magtatanong tayo. Sino ba yung mga potential clients kapag isa kang content specialist or content writer? Actually, sobrang lawak ng clientele ng mga content writers kasi halos, well, lahat talaga ng businesses kailangan ng content. Yung mga iba, pwede kayong mag-focus sa like ako, ang focus ko ngayon is affiliate marketers or affiliate bloggers.
So yun ang target client ko. Pero so when it comes to affiliate marketing, iba-iba rin yung niche nila. May mga iba na lifestyle bloggers tapos nag-a-affiliate sila sa mga lifestyle na products, di ba? May mga iba naman na health, yung health products yung affiliate nila. So talagang iba-iba rin. Pag sinabi kong affiliate, hindi pa rin siya ganun ka-specific. Pero ang masasuggest ko sa kung hindi pa kayo sure kung sino yung gusto nyong client talaga, is yung something na interesado kayo, dapat at least something na interested ka na maging connection. Kasi, ba, kung interesado ka sa skincare, hanap ka ng mga skincare brands na pwede, lahat halos ng skincare brands may blogs, di ba? So, pwede kang maging content writer for them. Or kung interesado ka sa halimbawa sa mga influencers like you, mga YouTube influencers, sila naghanap sila ng content writer for script, yung paggawa ng script ng videos, yung mga ganon. Sobrang dami, sobrang lawak ng clientele. Halos lahat ng businesses kasi sa content talaga yung ano nila, yung presence nila sa ano, sa online, so sa internet. So kung walang content, walang business. So talagang very very broad, maraming options. So maganda nga tong chance para dun sa mga nag-iisip pa lang din at kumaga ano yung gagawin nilang skills, eh alam naman nila sa sarili na nagsusulat sila. So eto, pwede nilang simulan at pag-aralan. Yes. Kasi malawak yung mga pwede nating maging yung mga opportunities para sa pag-ano. And yes, sa tingin mo, kahit nga cellphone lang ang gamit mo dito, pwede ka mag-start, di ba? Pwede, definitely pwede. Kasi may mga momshies and ka home base kada diyan na tinatanong, ano po ba yung pwede kong gawin kung cellphone lang? Ayan, actually, oo. At saka, kasi with content writing, hindi mo kailangan ng maraming tools, hindi mo kailangan ng mabibigat na software. So, kahit very basic laptop, kahit very basic laptop lang yung meron, or kahit nga phone lang eh, meron talaga phone. Siyempre, mas mahirap pagka-phone, pero kung mapapagtiyagaan mo, pwedeng-pwede siya. Kasi hindi mo nga kailangan ng software, or hindi mo kailangan ng maraming tools. Very basic na ano lang, na gadget or kahit yung pinaka-entry level na laptop, pwede. Okay, so may sisingit tayong question dito from Mamshi Rhea Lubit Nicolo. Ayan. Mamshi, pwede po ba maging writer kahit di ka magaling mag-English?